Nagtunoy. Nagtunoy yan. Malalim ah. Malaki siguro to. Malaki. Kala ko nagtutula eh. Ha? Siya nga ho pala mga ka-team kawayan. Parehas kayo employee ng B-Power, di ba? Masaya nga araw ho mga ka-team kawayan. Mukhang nagagalit yung aso. Ayun oh, tawol lang tawol. Oh, oh, oh. Ah, meron ho tayong bisita. Galing po ito sa malayong-malayong lugar. Bangka pa yata 'to eh. Si Katropang Kim, Kim at Chinsa. Joke lang. Katropang Kim lang ho mga ka-team kawayan. Huwag yung dagdagan, baka manalo tayo sa election. Yan, galing pa ho sila ng Santa Maria, Bulacan. Santa Mar... Ano, magkaparehong bayan lang kami, pero Santa Clara ito sa Buena Vista. Yan, galing pa ho sila sa Santa Maria, Bulacan. Ngayon, ipapakita ko sa kanya, sa kanila, kung saan ako tumatambay. Kung saan ako nagmumuni-muni, kung paano ko iniisip yung mga solusyon sa buhay. Lalim ah! Parang maraming problema. So, ang problema nga, wala eh. So, let's go! Tama na tayo dun. Ano, tutuklasin ko ang mga sikreto sa buhay ni Katropang Kim. Siyempre, ng kanyang misis, ng kanyang asawa. So, siguro dito kami kasi may nagpapahinga doon sa aking pabilyon eh. Tuneng, pero dito lang kami magkikwentuhan bagya. Yan. Dam ho ito, dam. Ah, dam. Prensa dam. Gusto mo ikutin mo muna bagya? Yan, ikutin mo muna. So ayan, at pansamantala muna nilang iikutin kung saan ako ay nagtatambay. Pagkatapos nyan, ay magkikwentuhan na kami. Ayan. Ayan, alis muna ako. Kala ko nagtutula eh. Ha? Kala ko nagtutula. Nagkakamot yung nagbabasa. Bigla nagkakamot. May kaya ng kaya idol ano? Kuya Noli Vlog. Kasi napapanood ko siya eh. Lagi ko sinusubaybayan yung mga ano niya, yung mga vlog niya, mga content. Ang hirap gayahin ng mga tao nila. Ayan ho, mga ka-team kawayan na personal nating kakausapin si Katropang Kim. Baka ho mayroon tong lihim na hindi niya sinasabi sa kanyang asawa. Ngayon natin matutuklasan. Ngayon to, ngayon, papaaminin ko talaga to ngayon. Kinakabahan. Teneneng! Imisit niya na ako, ipapaisip tuloy. Kaibigan Kim, kababayang Manoy, kailan pa yung YouTube channel mo talaga? Kailan mo pa talaga siya ginawa? Ang pagkatanda ko, ano, Kuya Noli, ano, 2017 o 2018? 2018 siguro. Kasi yun yung time na, ano, bumili kami ng, ano, yung bumili tayo ng inflatable pool. Hmm. Tapos, libangan lang, binidyoan ko lang yung mga anak ko. Hmm. Na naliligo, in-upload ko sa YouTube. Then, sinashare ko din sa Facebook. Eh, sabi ng mga kakilala ko, may kitaan daw sa YouTube. Eh, di ko pa, ano yun, di ko alam yun na may kitaan. Hinayaan ko lang, umabot ng mga, ano, 1 taon, 2 taon. Saka ako nalaman na yung patalastas pala, binabayaran. Kaya di ko inisip. Tapos, yung nalaman ko, natuwa ako. Pero nung nakikipag, ano na ako, di ba, uso pa yung mga dikita. Yakapan, sabi nyo. Mahirap maabot yung, ano, yung 1,000 subscriber. Kasi may mga bawal ng terminology, tapos nalalagas, gano'n. Tapos yung mahirap pa 4,000 watch. Ilang, ano, nag-livestream din ako kasi, siyempre, hindi naman tayo sikat.
nagla-live stream ako noon. Isang ano, ating gabi na ako natatapos sa live. Pero, di ba, kahit pa paano eh, ngayon, monetize na tayo pareho. E ano, mga ka-team kawayan, na sinasabi na lang yung reality ng isang YouTuber. Yan. Kung babalikan natin, hindi ka ba nanghihinayang? From 2017 hanggang ngayon, isa na, napakalaki na ng sweldo mo talaga. Oo, isa na. Eh, di ko alam na may kita pala sa YouTube. Nitong ano ko lang eh, nitong pandemic ko lang sila, ano, nung nag-lockdown. Hmm. Yun, doon ko lang nalaman na ganun pala ang kitaan doon. Akala ko, maliit. Malaki yan palang kitaan sa YouTube, mga katropa. Minaliwala mo lang siya. Oo, minaliwala pa lang siya. Anong masasabi mo, si misis niya? Anong masasabi mo at hindi niya nabigyan diin yung kanyang pag-YouTube? Alin yung didiinan? Alin na yung didiinan? Sayang po yung mga nagdaang araw. Hindi niya po si, binaliwala niya lang po yung ano niya, YouTube channel niya. Yan. Mukhang may mag-aaway mamaya. Mukhang may mag-aaway. Huwag ka na mag-alala, monetize na eh. Eh, joke lang. Di ba nabanggit mo sa akin si Japper Sniper na halos ka sa bayan mo? Maano mo siya na, halos kasi si Japper Sniper, yung aking kaibigan, 2017 din yung channel niya. Eh, halos magkasabay sila. Naikwento niya na nakakausap niya raw dati doon sa group chat, yung mga ganun sa mga live, comment sa live. Tapos napipin niya lagi yung mga ano, yung mga comment ko dati. Pin na pipin niya, tapos yung mga unang sa yung vlog niya na first YouTube sahod, yun na pipin niya yung mga ano, yung mga comment. Pero nung mga taon 2017, 2018, 19, panay din ang comment mo sa kanya noon. Oo, nag-comment ako noon. Pero ano, di pa ako monetize eh. Dahil di ko alam talaga, yung itong pandemic na talaga, ano na, may kitaan daw, may kitaan nga sa YouTube, sa mga ads, ano. Eh, yun, nung pandemic nagka-time. Kasi naging yung paso ko, di nag-cut off, nag-cost-cutting yung amo namin. Dahil pandemic, di, every other day yung paso ko, di, nagka-time ako para mag-YouTube. Doon ako nag-live. Tapos nagpakabit kami ng internet, yun na yun. Kasi ano eh, di ba sabi, kailan ba yung pandemic? Di mag-online class nga, pumuntok yung malita na mag-online class. Di ang ginawa ko, bumili ako ng isang unit ng computer, tapos nagpakabit kami ng internet. Yun, doon ako nagka-time. Pag walang ano yung online class yung anak ko, doon ko pinapasok yung pagla-live, Siya nga ho pala mga ka-team kawayan, parehas kayo employee ng B-Power, di ba? O Flying B? B-Power. Shout out sa B-Power! Sa Shell yun. Ano? So Flying B siya. Ano ba yun? Decibel. Ayan, employee po siya ng Flying B. Siya naman. Ako, sa ano ko, sa FM City. Doon sa ano, gasolinahan din ng kaibigan ko. Kasi dati, nag-Shell din ako. Nag-supervisor ako sa Shell. Sa GSA, yung sister company ng Flying B. Saan ba yung mga gasolinahan? Refill. Nag-supervisor ako sa Refill. Ayan. Pero nagsimula ako sa pagiging gasoline boy. Tapos, tumatagal. Shout out kay Kabarji TV. Bicolano yan sa may Batangas. Isang supervisor din dyan sa may sa gasolinahan. Yan. Pwede mo siyang kausapin na aros parehas kayo ng ano ng trabaho. Kasi maganda yung iangat natin yung ano natin. Industry, angat natin yung ano. Yung kasi ako proud ako. Nag-10 taon ako mahigit sa gasolinahan. Pero hindi ko kinakahiya yun. Hindi ko kinakahiya kasi yun yung ano, kinabuhay, tatlong anak namin, yun yung nagpapara sa mga anak. Yun ang hanggang ngayon, sa gasoline ng mga paano yung isa? Paano yung isa? Anong kinabuhay ng isa? Ay, yun, ano, lockdown din. Ay, lockdown ba doon sa kanila? Mukhang may nahuli ngayon, ha? May nahuli ngayon talaga. Lockdown pala doon sa kanila, hindi siya nakapagpadala. Kasi hindi sasama to eh. Yari! Nag-isa naman kaming motor. Pero sumama pa rin eh. Joke-joke lang, ha? Baka talaga may mag-aaway. Joke-joke lang. Joke lang yun, ha? Malapit lang sa inyo. Ilang minuto yung biyahe nyo? Papunta rito. Saglit lang? Ay, sige, atin. Ilang ano? Saan ba kayo banda sa Santa Maria? Sa Santa Clara. Sa may simbahan ng Santa Clara. Malapit sa Walter. Ah, malapit mo siya doon? Diyan kami namimili dati sa Walter. Sa Walter, Pagsangan, Laguna. Alayo, nakatricycle. Ayan.
Bali nga pala nagkakilala kami. Kasi yung kanyang asawa ay nagpapakarga ako ng gasolina doon sa kanila. Yan. Ngayon nabanggit niya, vlogger pala yung kanyang mister. Tapos doon na ako nag-umpisa na comment sa mga vlog, something o ganun. Sabi ko, sige, punta ka rito kasi... Eh, pero napanood ko kasi yung mga video mo, sabi ko may potential to. May potential tong tao na to eh. Tapos, yun nga. Eh, kailan ba yun? Yung nakita mo siya mga 3 months na, gano'n? Last 4 years yata yun eh. Last 4 years? May potential eh. Sabi ko, kontakin mo. Ano bang ano yan? Ano yan? Tapos ngayon, 9,000 subscriber na. Yan, salamat sa Panginoon. Nalagpasan na ako. Yan, kumbaga ho kasi... Pero napredict ko talaga na sisikat siya. Kaya nga pinakunta ko sa asawa ko. Kuntakin mo. Sila ho kasi ay mga pioneer sila. Kumbaga, nire-respeto pa rin natin sila kahit nasabihin natin yung ganun pa rin yung bahay nila. Nandun pa rin yung respeto natin kasi 2017 pa ho sila nag-umpisa. Alos founder ho sila ng YouTube. Kaya nire-respeto po natin yan. Kaya, parang ako nyo na, dagdagan nyo na. Ay, oo nga, ano? Siya nga pala, mga ka-team kawayan, nandito na ho tayo sa tagpo na kung saan ay luluha talaga tayo. Hindi ho. Dito na ako, magdadas talaga. Oo nga eh. Siya nga ho pala, mga ka-team kawayan, ako ay humihingi ng suporta sa inyo. Baka maaari nyong pindutin yung inyong cellphone. Yung subscribe tapos yung kulay pula diyan ayan sa gilid. Yan yung kulay pula tapos yung hit the notification bell all button yan. Ayan mga ka-team kawayan, ilalagay ko na lang ho yung link niya sa description. Baka suportahan lang ho kahit okay na siguro kahit yung mga 1000 subscriber lang. Kahit mga 1500 siguro. Pala napanood niya kasi yung vlog ko kay Tatay Tommy. Sabi ni Katrupang Kim, gusto ko rin pumunta dyan. Gusto niya rin makita kasi si Tatay Tommy doon sa kanyang kubo kung anong kalagayan. Ang sabi niya, Kuya Noli, may something akong dadalhin. Sabi ko sa kanya, bahala ka na kung ano yung bukal sa kalooban mo. Pwede mo rin kunin yung mga bigas doon sa kapitbahay mo. Yung mga ulam, yung mga dilata. Joke ako ngayon. Hinahabol siya ngayon. Joke lang. Tala, pasyal natin. Yan. Tayo kay Tatay Tommy. Kaneng, ayun yung bahay niya pari yung masisilip mo. Ayun na, yung kubo na yun, nandito sa taas, ano mo sa baba. Ayan, talan tayo. Sa look alike si, ano doon yung basurero na kamukha si Saito. Ah, yung rapper na si Saito. Magaling yun, Saito. Idol ni Chopper yun. Idol niya talaga yun. Di ba nangahabol yan? Di ba baka madalit tayo? Bahay, nakaitin mo ako kaya lang. Diba okay, nangahabol? Laki yun. Baliktad, natakot. Diba nga, laki. Ay, buwan, linis na. Oh, napakaganda na. Oo oh, nga. Kala ko papunta ng eskwilahan eh. Ayun o, mga ka-team kawayan. Isasama ko dito sila sa adventure. Yan. Adventure kung saan natutupad ang mga pangarap. Yan. Sana all. Oo. Oh. Kaneng. Ayun o mga ka-team kawayan, mukhang tahimik na tahimik ngayon. Baka may ginagawa si Tatay Tommy sa kwarto. Wala eh. Tatay Tommy! Saan ho kayo? Meron kang bisita! Meron kang bisita, galing ng Jordan. Ilog Jordan! Ayan si Tatay Tommy. Meron siyang bisita, taga Santa Maria. Hindi makita si Tatay Tommy. Ayun o, nagbabakod si Tatay Tommy kasi. Anong pala sa bandang dulo? Ayun o. Dito tayo shop one. Dito. Total sa naandito na tayo, wala naman sigurong tututol. So ituloy na natin ang kasal tayo. Eh, tuloy na natin.
Wala naman tututol tayo, di ba? Oo. Oo. Di na ako magdadrama. Oo. Ituloy na ang kasal. Ituloy ang kasal. Ayan ho, at may kaunting sabihin na natin marami kasi dadami pa yan eh. Pagdating ng araw, may dala-dala ho si Katrupang Kim para kay Tatay Tommy. Yan. Ba't iba itsura ko dito sa anggulo na to? Tagalin ka natin yung bubong na to. Parang bumata ako ng ano eh, 20 years eh. Hindi, 10 years ka lang. Oh, 10 years nga lang daw eh. Kaya nga, maluko tong ano no. Dito na kaya ako tumira sa anggulo na to. Maganda eh. Medyo umaambon na. Ba't nga umaambon? Ayan o, at kami magdadahan-dahan na. Kasi hindi man pwedeng tumakbo, paakyat eh. Hingal. Yan. Katropang Kim, ano masasabi mo sa lugar na pinupuntahan ko? Ano? Tawag dito? Masarap sa pakiramdam kasi ano eh, bumalik sa panahon. Alaala ko yung unang panahon, yung panahon ng hapon. Yan. No, yung ano, ganito sa probinsya namin. Yung, naalala ko yung lolo ko kay, ano, kay Tatay Tommy. Mm. Sarap sa pakiramdam na ano, makita ng mga matatanda. Dito kasi talaga ako nag-start na mag-vlog dito sa lugar nito. Ayan ho, pasalamatan natin sila at isa hong karangalan na nakilala natin silang mag-asawa. So medyo hinihingal yata ako. Hinihingal ako pag sila pala, sila ay medyo uuwi na dahil nga sa birthday pala nung kanyang anak. So binabati ko ng maligayang kaarawan. Siyempre stay laging masaya at siyempre ligtas sa anumang karamdaman. Lumuluha na yung nanay, yung pala nga sinasabi. Kumagalong-galong na eh. Gusto ng jacket na yeah. Kuya Will. Oh, wala yung kasi Kuya Will eh. So yan, once again mga ka-team kawayan, wag ho natin kalimutan na suportahan si Katrupang Kim. Yan. Thank you. Pakisupport ho mga ka-team. Hanggang dito na lang ho mga ka-team kawayan. Kasi pagka hindi ko to pinutol, ngalay ako rito 24 hours. Mahirap na, ganyan yung huwag na mag-iwan. Hanggang dito na lang ho. Yan. Bye-bye.